Yan. Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Ako nga po pala to, si Noy, Noy Roque. Ito po yung first ever video ko sa aking YouTube channel na Kuya Noy's Rabbit Tree. Gusto ko lang po sana ipakita sa inyo kung ano po yung mga alaga natin sa ating backyard rabbit tree. Nag-upisa po kami mag-rabbit last year. Yung pamangkin ko, nakabili siya ng rabbit sa may pet shop lang. Kasi ho, namatayan siya ng alaga niya na rabbit. Tapos bumili kami uli ng isa. Kasi iniiyakan niya kami. Wala talaga kaming ideya patungkol sa pag-aalaga ng kuneo nung una. Kaya siguro namatay yung first na alaga niya. Kasi napakain namin siya ng mga bawal. Kumain siya ng kanin, kumain siya ng kangkong, which is very bawal sa kanya kasi yung age niya nun, mga nasa 1 month pa lang, 4 weeks or ano lang siya, 5 weeks. Kaya nagka-diarrhea yung rabbit. Ngayon po, gusto ko lang ipakita sa inyo kasi yung alaga natin na rabbit. At introduce ko na rin sila sa inyo kung ano yung mga pangalan nila tsaka kung anong klase sila. Sige po, mamaya ako bali. Stay tuned po, pakita ko po sa inyo. Yan, ito po si Apa. Ginawa ko yung pangalan niya dun sa alaga nung cartoons ng Nickelodeon, si yung bida si Aang, yung Last Airbender. Kasi yung tinga niya kulay brown, tapos ang balbon niya isa po siyang lion head. Ayan, isa po siyang lion head. Itong si Apa, nakuha ko to, malaki na siya, mga 1 year na siya. Ayan, tapos survivor siya ng sakit na diarrhea, tapos survivor siya ng bloated siya, tapos nagkaroon din siya ng mahaba yung ngipin niya, pero nagawa natin ng paraan. Kaya ngayon medyo nakaligo-over ni Soran, ganda na ng balayibo niya, tapos ang ganda ng mga inaanak niya. Ayan, ito si Apa, ganda po niya. Oh, tsaka sobrang bait. Nila, cute po. Yan, si Apa yan. Apa, gilo ka. Ito naman po si Shadow. Ito nyo, kung bakit siya si Shadow. Ganda niya, isa siyang lion head din siya. Pero ang ano niya, itim. Tapos ang grabe, yung balbon niya, sobrang balbon. Ano po yan? Sobrang bait. Hindi ko ba ito napanak? Kakarating lang niya sa akin. Actually, pinahiram lang sila sa amin. Siya sa amin. Sa tito ko, pinahiram siya. Kasi sobra sabak yung kaibigan niya. Pinahiram siya sa amin. Pero ngayon, dito siya muna. Matagal siya dito, sigurado. Yan, sana mapanak ko na siya. Ganda, oh. Shadow. Sobrang balbon. Ang gulo lang ng buhok. Pero cute. Pogi. Poging pogi. Ito, magka dito. Ano? Diba? Ito naman po, si Pogi. Yan. Ang bansot. Si Pogi ang bansot. Isa siyang lion lop. Yan. Kita niya yung tinga niya. Nakalaglag yan. Yan. Mga ganyan yan. Hindi siya pure. Ang breed nito is Holland Lop, tapos kinross siya sa Lion Lop. Sa Lop. Sa Lion Head pala. Ayan. Kaya siya naging Lion Lop. Ayan. Ang ganda rin naman sila. Binili ko to sa ano na siya sa akin. Mga last year pa siya sa akin eh. BB pa lang to nung nakuha ko. Ako na nagpalaki sa kanya. May anak na siya sa akin. Lion Lop. Lion Lop din, kulay brown. Hindi nagmana sa kanya yung kulay, pero yung katawan, parehas na parehas. Tapos laglag yung tinga. Yan. Yan na niya. Ang kulay niya is sable. Blue sable.
Ano sa iba? Mailap to eh. Mailap. Naninipa. Nangangalmot. Hindi sanay. Ito naman po si Sungit. Ayan. Pero ngayon, sobrang bait niya na. Pwede mo na siya makakan. Ito yung rabbit na kumagat sa akin. First time ako nakagat ng rabbit, siya yung kumagat sa akin. Kasi may anak siya. Ginawa ko, inawakan ko yung anak. Hindi ko alam na nakakaagatin niya pala ako. Ibigyan ko lang siya ng pagkain. Inagat ako. Ayan o. Ayan. Bait yan. Buntis to ngayon eh. Buntis siya. Ayan. Buntis. Ayan. Bait na yan. Bait, may anak yan. Hindi nangangagat. Nasanay na siya sa hawak. Ayan. Cute. Ang breed na ito, lion, ay New Zealand, local. Local New Zealand. Ayan. Ito naman po, si Hiram. Hiniram ko lang. Ang breed na ito is Chinchilla. Chinchilla siya. Pang meat purposes. Ang breed nila. Ginagamit sila for meat purposes. Kasi yung, ano nila, ang breed nila is malalaman. Kaya sila yung mga breed na ginagamit sa for meat. Ginagamit to for meat production. Yung lahi nila. Lalaki siya. Tapos, ano to? Medyo aggressive. Naaway niya yung mga kasama niya. Lalo na pag malapit. Kunyari, lalaki. May malapit siyang kasama sa cage na lalaki. Naaway niya. Kahit hindi sila dapat magkakasama. Actually, dapat ang rabbit iwahiwalay. Iwahiwalay talaga dapat sila. Lalo na yung mga buck. Nag-aaway yan. Magpapatayan yan. Kaya dapat kailangan nakahiwalay. Magkahiwalay naman sila na ito ng mga cage. Kaso ito, gustong gusto niyang inaaway yung mga katabing cage niya. Huwag kung bakit. Sobrang aggressive na ito. Pero mabait naman siya sa tao. Sa kapwa rabbit niya lang siya masungit. Ang laki po niya. Siguro ang estimate weight na ito ngayon is nasa 3 kilos. Ayan. Ito naman po si Orange. Ayan, kinakita naman kung bakit si Orange siya. Ayan. Sobrang bait na ito sa aking rabbit na to. Nabili ko to, malaki na. Nasa 8 months na siya. Or 9 months. Ginamit ko siya para i-breed ko yung iba kong rabbit. New Zealand. Sobrang laki na itong rabbit na to nung nabili ko. Medyo denied ko lang siya ngayon kasi nahihirapan siya sumampa. Pero napakabait na itong rabbit na to. Ito yung rabbit na kapag nakita ka sumasalubong. Yan. Ang breed niya is F1 Palomino. Ibig sabihin, pure breed na Palomino, Kinross, is upgraded na New Zealand. Yan siya. For meat purposes din ang breed na ito. Pero ngayon, hindi ko sila kayang gawing meat. Kasi mga alaga ko yan, mabubait yan. Yan. Hindi ko kayang pumatay ng rabbit. Para kainin. Siguro yung iba, kaya na nila, sanay na sila ko, hindi. Kasi, ano eh, naaawa ako sa kanila. Yan. Naparami ko lang sila kasi for profit, for income, tsaka for pet din, syempre. Love ko itong mga ito eh. Ayan. Ito naman po, si Manang. Ayaw na ito. Girl siya. Daw. Ayan, dito ka angat ko dito. Daw siya. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-anak. Siguro overweight. Kasi ang rabbit, hindi pwedeng overweight. Hindi siya mabubuntis. Sinry ko naman siya i-diet, pero hindi siya nag-anak. Pero kahit na hindi siya nag-anak, ayoko siyang i-out. Kasi ang ganda niya, oh. Kapal ng balahibo niya. Isang puti. Linis-linis niya sa katawan. Ayan. Mabait itong rabbit na to. Kasi di ko lang alam kung bakit hindi siya nag-aanak. Ang breed na ito, hindi ko sure, pero possible, may lahi siyang French Angora na Kinross sa New Zealand. Ang laki niya eh. Ayan. Mabait itong rabbit na to. Ayan, si Mana. Sana bigyan mo na akong baby. Ang tagal mo na sa akin. Abonado na ako.
joke lang. Nagkot ng rabbit na to. Ayan. Bite yan. Ayan. Ito naman po. Di ko pa siya napangalanan. Ito na matagal sa akin. Ang breed na ito is upgraded New Zealand. Ang laki na ito. Di pa siya sobrang taba o. Oh. Isa siyang babae. Doe. Pag back, lalaki. Pag doe, babae sa rabbit. Ayan. Sobrang bait din na itong rabbit na to. Ito yung rabbit na sasalubungin ka kapag nakita ka. Hindi siya yung tatakbuhan ka. Ayan, sobrang amo. Baby pa ito, maamo na ito eh. Pagka pumupunta ako sa cage niya, nilalabas niya agad yung ulo niya. Nasalubong niya. Pinapahawak niya kagad. Ayan. Meron siyang baby ito sa ilalim. Ayan. Isa na lang yung natira. Kasi iba na, i-out ko na. Ayan o, di ba? Ang sungit. Ayan, yung baby niya. Hindi ko pa tinatanggal yung baby niya. Isa babae kasi yun eh. Yung baby niya, yung baby yan, napilay, nasabit sa screen. So, ginawa ko, nirecover ko. Ngayon, gagawin ko, hindi ko na siya bibenta. Alaga ako na lang. Ayan. 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 Baby girl niya yun, babae. Ito yung sa pinakamasungit kong dog. Ayan. So, itong ano na ito eh, babae na ito eh. Ilang beses na ito akong kinagat. Hindi ko alam buntis kaya nangangagat. Ang rabbit pag buntis po nangangagat talaga yan. Kasi ano yan eh, parang instinct nila yan. Para depensahan yung sarili nila against the ano, baga sa mga gustong sumakit sa kanila. Yan. Ngayon ang anak na siya, ito yung anak niya. Yan, yan sarap ng tulog. Sitting pretty. Actually, 6 yung nilabas niya na baby. So, nung nagkaroon ng bagyo, bagyong Opel, naapektuhan sila, nabasa yung mga kids, namatay lahat. Isa lang yung nabuhay, ito. Si, ewan ko, anong gender na ito. Yan o, di ba po, ang cute. Mahilig matulog, sobrang taba, sorong-solo yung dede. Yung milk ni mami niya, yan. Yan, diba? Gising na. Ising, bilis. Ay, gumising o. Oh. Diba? Ang cute. Ayan. Ito naman po, ang babaeng isa pang masungit. Ayan o, oh, nagagalit. Ito niyo. Nagagalit siya kasi buntis. Ayaw niya magpahawak. Ayan, defensive niya yan. Pero nagpapahawak naman siya. Ayan. Ayaw niya lang talagang nai-istorbo siya. Buntis kasi siya eh. Ang rabbit po, di pwedeng istorbo yung buntis. Pwede nyo hawakan, kunti. Huwag naman palagi. Ayan. Para lang makilala rin yung amoy nyo. Ayan. Sanay naman siya sa akin, kaso ayaw niya lang talaga magpa-istorbo. Kaya siya nagme-make sounds. Ayan. Bait na. Abangan ko yan. Due date niya sa 21. Ito naman po, isa sa pinakamatakaw kong rabbit. Ayan. Sobrang siba na ito. Pinagat na rin ako na ito. Sobrang katakawan niya. Inilalagay ko yung pagkain. Inagat niya ako. Pero wala namang sugat. Actually, di pa ako nasugatan kahit kinagat ako ng rabbit. Yung iba, mga karabbit natin, may mga nakagat na kahit ako nasugatan. Pero ako, ever since, di pa naman. Ayan. Sobrang bait din ito, kaso kapag kakain na, sungit na, ano na, aggressive, sobrang takaw, kaya minsan napagkakaamalan niyang pelit yung kamay ko. Kinagat niya ako dito, yan. Yan. Diyan niya ako kinagat. Pero di naman ako nasugat. Yan. Ano lang, sa mga gustong mag-alaga ng rabbit, sa mga may alaga ng rabbit, huwag kayong matakot hawakan palagi yung ano nyo, yung rabbit nyo, kahit nangangagat. Kasi isa po yun sa mga way para makilala niya kayo. Dapat lagi niyang naaamoy kayo, tapos nalalaman niya na hindi kayo threat sa kanya. Kapag nasanay siya na siya sa inyo, kahit yan may baby o kaya buntis, hawakan nyo, hindi kayo kakagatin yan. Kaya wag na wag po kayong matatakot hawakan sila. Pero, mas maganda, medyo mag-ingat na rin naman kayo. Huwag nyo masyadong ano yun, huwag nyo masyadong i-force. Pinakamagandang way, lapit nyo kamay nyo, ganyan.
Pag inamoy-amoy niya, ayan, nakagaya niya. Lapit niya na, oh, di ba? Inamoy niya. Hindi niya naman ako kinagat. Ibig sabihin, hindi, alam niya hindi siya, hindi tayo threat sa kanya. Ayan. Ito natin siya hawakan. Ayan. Mabait yan. Diba po? Ayan. Tapos, lastly po, ito naman. Ayan. 9 heads to. Puro mga dalaga. Baga mga dumalaga. Yung iba sa kanila may sakit, kaya ginagamot ko sila. Pero pa-recover na yan. Ang age nila nasa 5 months, 4 months po. Ayan. Mga doe sila lahat. Nireserve ko talaga yan para sa next breeding ko. Meron akong mga doe. Napapalit na sa mga dati. Ayan. Bali 9 po sila lahat. Ayan guys. So dyan po natatapos yung video natin. Maraming salamat po sa panonood. At sana ho sa mga susunod na mga video ko, mabigyan ko na kayo ng tips sa pag-aalaga ng kuneho. Sa lahat, gagawin po natin yung best natin para mabigyan kayo ng konting kaalaman tungkol sa pagkukuneho. Kasi sa one year mahigit na experience ko, is marami na rin ako natutunan sa mga bawal tsaka mga dapat ginagawa para sa mga kuneho. Salamat na rin sa mga napapanood kong video sa Facebook tsaka sa YouTube. Marami rin ako natutunan sa kanila. Lalo na dun sa idol natin, si Maginoong Magsasaka. Subscriber tayo nun, kaya marami tayong natututunan. So, kaya po, ang aming lating pig. Malaki na siya. Marami pong salamat ulit sa panonood at sana ho mag-subscribe kayo sa aking video, YouTube channel, para sa mga susunod na mga video sa pag-aalaga ng kuneho. Ako po ulit ito, si Kuya Noy. Papasalamat sa inyo ng maraming. Thank you.